Planchado na sana ang lahat sa pakikipagkasundo ni Senador Manny Pacquiao sa kapamilya ng bayaning si Miguel Malvar na gawin ang kanyang buhay sa pelikula. Ang Batanggenyong si Malvar ang pinakahuling general na sumuko sa mga Amerikano noong 1902. Ayon sa apo ni Malvar na si Jose Malvar Villegas, one and only choice niya si Pacquiao. Reincarnation ng buhay ni General Malvar. Kung ano ang quality ni General Malvar, makikita ninyo sa pagkatao ni Senator Pacquiao. Nagpapasalamat ako sa pamilya Malvar and Villegas sa pagpili sa akin. First time ko ito at excited ako dahil hindi ito kumbaga kwento lang kundi total life story ang gagampanan ko. Pero sa social media bumuo sa mga batikos na kumikwestiyon sa project. Sumabay pa ang pagtutol ng apo sa tuhod ni Malvar na si Gabriel Malvar na isang filmmaker sa National Geographic at iba pang kumpanya. Anya, walang pahintulot ng buong angka ng mga Malvar ang kasunduan ng tiyuhin niyang si Villegas sa project. Sana raw hindi politiko ang kinuha. Hindi rin daw akma si Pacquiao bilang Malvar dahil sasapaw ang personalidad ng boksingero sa imahe ng kanyang great-grandfather. Responsibilidad din daw niyang huwag mabahiran ang reputasyon ni Malvar at apela niya huwag sirain ang alaala ng kanyang ninuno. Pero giit ni Villegas, ang buhay ng mga bayani ay bahagi ng public domain kaya't di niya kailangan kumonsulta sa lahat ng kamag-anak para sa movie project. Nagulat naman si Pacquiao sa kontrobersiyang hatid ng proyekto. Kasi hindi naman ako gumagawa ng movie na yun. Pero because of this, tinanggap ko. And then hindi ko naman alam na kung may ano pa siya, hindi sila nagkasundo mga pamilya. Tuloy ang pagiling ng kamera sa controversial movie kung saan pinagpipilian si Angel Oxin o Yassi Pressman na gumanap bilang may bahay ni Malvar. Mario Dumawal, ABS-CBN News.